Amen. God is good. All the time. Parang mga puyat nga, ano? Sa nga po pala sa palakpak para sa atin yung Panginoon. Palakpakan din natin yung katabi natin. Kasi nakalampas ka sa 3-day seminar. Check-in. Sabi ni Pastora Diane, excited na ba kayo? Saan? Excited na ba kayo na umuwi? Sa inyong pupunta ang simbahan. Ay, parang hindi. Amen. Napaganda po ng lugar nyo na hindi nasiksikan. Ano? Paganda po ba yung lugar? Nag-enjoy po kayo? Nakatulog na maganda? Amen. Kasi pinapakita doon sa Facebook yung inyong dating pinagtetrainingan. Talaga na masiksikan. Hindi mo lang umuupo ka o tuhiga ka kasi walang hirap humiga. Pero dito parang okay na okay. Amen? Amen. Yan po dahil sa kabutihan ng Panginoon. Sa promotion ng Panginoon sa mga tao sa Kanya ay patuloy na nagtitiwala at naglilingkod. Amen? Amen. At kami nga po mula sa Bayan ng Mauban. Ito kami po yung tinatawag na Women and Men Action Ministry, na kung saan po ay iba't ibang tao, pero pinagtagpo-tagpo at pinagsama-sama sa isang layunin ang patuloy na tumulong para sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya salamat po sa Lord dahil sabi niya, nagsimula lang sa ilang tao, pero ngayon po ang dami na. Ang dami na na nagiging kamay para mapunuan ang pangailangan ng bawat isa. Amen po? Kaya hindi ko na po pakakabain. Kami po ay nandito para magbigay sa inyo ng kaunting ano nga yun? Kaunting ayuda sa inyong personal needs. Pero sabi nga po ay bago natin ibigay yun, tinatawagan ko muna po si Tita Almira, asawa po ni Pastor Romel, para po magbahag po sa atin. Amen? Amen. Para mangantok pa nga po mga ito. Praise the Lord! Good! And all the time? Amen! Praise the Lord! Napakabuti po ng Panginoon. Amen! Alam ko po kayo ay magagawin pa. Hindi po na po patatagalin namin mga kwento. Pero nais ko po i-share yung ginagawa we have. Alam niyo po, nagsimula nga po sa alin, ngayon po ay 43 na, na tumutulong, may nagbibigay ng 100, may nagbibigay ng 200, ng 500. Sabi nga po, it's small things, but it is done with love, become great, great things. Amen? Nakusahin po na, alam ko po, nagsisimula sa maliit, at ito ay palaki-palaki. Sabi ko nga po sa kanila, ang prayer po natin sa Lord ngayon, road to 100,000 monthly ang ipagpapray natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi nga, nothing is impossible to those who believe. Amen? Paniwala po natin ito at ito ay mangyayari at magaganap ayon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po ba ito yung magbibigay? Lagi po kami nakatanong sa Lord at naghihintay ng himala mula sa Panginoon. Dahil every week po, lagi pong closed account. Lagi ubos ang pondo. So every week, andun yung pagluhod, andun yung panalangin, at pagkuha ng mga himalang mula sa Panginoon. Alam niyo po sa pagpunta namin dito, sabi namin, Lord, gusto po namin talaga makapagbigay na kahit konti lang na pwedeng maiuwi na kahit sa buon na magagamit ng mga worker. Pero meron po nire-raise ang we are na 50,000 na pambigay po dito sa training. At yun po, nung po ano sabi mo, hindi pa napupuno yung 50,000, malapit na. Tapos walang pambigay doon sa pang personal nila. Di lagi pong nagpe-pray, pero yung kinukuha yung himla mula sa Panginoon. At salamat po sa Lord. Alam niyo po, meron palang isang tao na may alkansya. Iniipon niya ito. Tapos yung taong yun, nung panahon yun, na doon sa lugar na siya ay as magipitan.
Diyos. Sabi niya, Lord, gusto mo itong ibigay sa'yo, itong naipot. Pero nasa ganito ang kalagayan. Pero Lord, yung pinangako ko sa'yo, ihimo ko ito, ibigay ko sa'yo. Sabi, siyang gawain. Alam niyo po, sabi ko, Lord, wala po, kulang pa nga yung 50,000, pero paano pa yung pambigay? Pero Lord, nothing is impossible to those who believe. At tao, sabi ko, Lord, yung Diyos, na pinagiling ko rin namin, Diyos na makapangyarihan, kaya gumawa ko ng mga himala. Doon sa likod ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. At ang Diyos na pinagiling ko rin namin na hindi sinungaling tulad ng tao ang isipan na hindi nagbabago ang sinabi niya kanya ginagawa at ang pangako niya kanya tinutupad. At ang po yung desires ng puso ng Lord, kahit yung kunting magagamit lang nilang pang personal, ay gulong pa nga po yung 50,000. Pero yun po, napakabuti po ng Panginoon na yung pong alkansya niya, hindi siya nagdalawang isip na ibigay. At yun po, nakabuo po ng 10,000. At yun po yung kahit po 10,000, nasa 100 plus kayo, worth 100 plus. Pero yung imala ng Diyos, yung desire mo, mas pa rin, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Yung desire mo, kahit wala kang patulong, pero andun yung panalangin, andun yung pagluot sa Diyos, and God will show you great and mighty things. Sabi mo, sa bawat pagluyan, andun yung himala ng Diyos. Kaya masasabi mo, not by might or by power, but by the Spirit of the Lord. Ang Diyos pang gumagawa ng himala sa bawat pagdahin natin. At alam ko po, nakikita po ng Diyos, yung sacrifice nyo, yung inaitin nyo, ang Diyos po ang mag-iingat sa mga bagay na pinagkatiwala nyo sa Diyos. Ang Diyos po mag-iingat sa mga bagay na iniwanan ninyo. Hindi po niya itong pababayaan. Patuloy lang po tayo magtiwala that He is a powerful God that we serve. The omnipotent Father, the omniscient God. Amen po ba? Amen. Amen. Praise the Lord. At ang Diyos po ay napakabuti. Patuloy po tayo magtiwala. Patuloy tayo pumasa. Then din niya po tayo bibigyan. To God be the glory. God bless us both. At po sa kilid yung munti, magagamit po ninyo at yung po 50,000 mamaya po ay i-award. At niyo po, sabi ko, Lord, kulang po, gusto po na ako magbigay ito sa mga we have. Ay, pero kulang. Alam niyo po, pagdating namin dito, may nagbigay po ng pandagdag na sa 1,000. Sabi ko, ang great the part. Napakabuti ng Diyos. This kind of po, pag inilalot po sa Diyos, hindi ko pletohin ng Diyos. Sabi nga yun, God is never too late, is never too early, but God is always on time. Amen to God be the glory. Ayan, kaya ano po, maraming salamat sa isang dekada. And decades to come. Ano na pala sila? Isang 10 taon na ginagawa ito. 11. No, isipin niyo yung pagsusulisit na kailangan ng simbahan ng ganito. Sino gusto ko? Yung ganun, for 10 years. No, from simple amplifier to tricycle. Yan, sabi mo sa everyone, humimigay sila ng tricycle. No, hindi pa pa ito mamaya, sana masalubo. Yan, ito, tingnan niyo po, no? So, marami pong salamat. Alam niyo po, hindi kung ano, kung hindi kasama ang Diyos dito, mahirap mo umusok yun. Kasi, sabi niyo, ano, ito nga, yung moron, pagkatapos po ng pagbibigay sa isang simbahan, yung next na naman. No, yung next na naman, yung next na naman. Eh, marami pong salamat. Tapos pupunta po sila rito. Dati nga, pupunta pa lang pala siya mga yan. Yung last na pinunta niyo, napakalayo. Sa Bela. Sa Bela. Sa Doron layo. Magkakaroon na tayo sa Batanes. Yan. Yung isa pa na gusto ko magpa-thank-you rin tayo, nakalive ba tayo? Amen. Oo. Yung nag-sponsor dito. No? Ang sponsor na ng WIAM ay yung pag-uwi nyo. No? At saka meron din nag-sponsor dito. Magsabi kayo ng thank you. Thank you po! Ayan. At saka
Kal, gusto kong mag-end yun doon sa mga tumulong sa kitchen, yung kay Rodel, at saka si, andito ba si Rodel ngayon? Rodel and AC? Wala ba? Wala dito? O si Rodel, at saka si AC, dahil sila yung nakakita ng lugar. No, at sila yung nag-ayos ganito ngayon, lagaray sila, ganun. Yung talagang mama, papa, hindi ko uwi ngayon pa sa probinsya, no? May, so, nag-alagaring sila, yung mga sacrifices nila, ganyan. Rodel, AC, maraming salamat. Ngayon, i-search niyo yung ano po, yung lugar na sa dyan ito. I-search niyo yung part na kasalan. Yung si Jesus ay inimbitahan sa kasal. Ano yan? John? Chapter 75. Wala, dami kong planong na alam. Gagawin dito sa kasal limitado at saka at saka hindi ko ba naging gusto ng Diyos? Matatawagin ko pa nga sana si Marawi rito eh. Kaso, hindi na kita matatawag. Siguro, next year na lang. No? Ano tawag ko sa'yo? Apo. Apo. Hindi ko pa rin matrace kung paano kitang naging apo. Pero sabi mo nga, makikita naman yung matumukha. Makikita yung lahi dun sa itsura pala. Ayan, nakita ko yung mga videos mo. Dahil pinapatala sa akin yung tricks yung ginagawa mo dun. At hindi ko madenay na ako ay napapangiti mo. Pero at the same time, pinatatawa mo. Ikaw ang ligaya ng buhay ko. Sabi ko, apo ko ito, apo ko. Sige po, yung ano, yung part na yung si Jesus na hinilingan na gumawa na, may problema dun sa wala nang alak. Anong chapter? Sandali lang po ito kasi closing remarks na ito. Ha? Chapter? Alam niyo sa totoo, ako lang, ako po ay makakalimutin sa verse. Pero alam mo na sa Bible at mahahanap ko naman. Pero hindi naman kayo para maghanap eh. Bakit ako? So, dito po tayo sa tapos ng Bible ko ay merong 15 translation. Bible ng tama. Chapter? Ha? Chapter? Two. Verse? Chapter? One. Chapter? Two. Chapter? Two. Verse 1. Sabihin natin kasalan sa kana. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa kana. Ngayon, may nagpa-register na sa akin, nagpa-book na may kasalan sa 13, si Tessa, sa 28, si DJ Sabaler. No? At kung gusto nyo magpa-register, magpa-book, sabihin nyo lang maaga kasi may mga ayusin kayong mga papeles na minsan tumatangi kami, masyado kasi maaga na, late na. Ano ba talaga? Maaga, late. Na kapag i-adjust nyo, kasi hindi aabot yung proseso ng pag-aayos. Kasi may mga hihingin kayo mga lisensya eh. No? Magpa, may sa munisipyo, sa ganito, ganyan, mapapagod kayo. Ano sabi niya, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din, kinapos ng alak. Kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Ngayon, usually ito po yung ginagamit ng mga Katoliko na si Mama Mary ay pwede mong hilingan. No, kasi si Mama Mary ang hihingi ng alak. Eh, paano kung di alak ang hihingi mo? At hindi naman kasalan. Nasabi ni Jesus mismo, hihingi kayo sa Ama sa pangalan ko. Pwede natin dumiretso sa Diyos. No? Tapos sabi niya ganun, kinapos ng alak kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya na ubusan sila ng alak.
sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan. Alam niyo ano, no? Parang sa ibang term kasi, no? Sabi niya, huwag mo pinapakailaman. Alam niyo, bandang ko rin sinasabi na, Mama Mary, Mother of God, eh, ang God ay walang mother. Oh. Mary, Mother of God, hindi siya mong mother ng God. Ang ulit na kukuha niya, walang mother ng God. No, mother ni Jesus. Pero later on, alam niyo, nakapakos sa niya, woman, babae. Subukan mo tawagin ang nanay mo, masasampal ka. Sabi niya gano'n eh, woman. Oh. Yung kumbaga parang wala na yung nanay eh. Na hindi mo pwedeng nakukuha niyo mga kulit. Kaya sabi niya gano'n, sinabi ni Jesus, huwag niyo akong pangunahan. Gina. Gina. Sa ibang translation, babae. Huwag niyo akong pangunahan, gina. Asan yun? Halika nga rito kasi asan din yung salitang mama. Ano eh, yung pinapakita kasi yung separation na kapag may calling ka, may magulang ka na. Ay ba? Nakukuha niyo mga kapatid. Yan. Pero ganito po, nung ending, kaya ako linawin nito, nakapakos siya, sabi niya, yung nanay ko, mamatay na ako. Sabi niya, tinawag niya yung pinaka-closest niya na disipulo, si John. Sabi niya gano'n, anak, naging anak na ang tawag niya kay John. Ibig sabihin, ikaw magiging anak ng nanay ko. Sabi niya, woman, ikaw magiging nanay ng disipulo ko. Alam niyo, ibig sabihin nun, hinahabilin ko sa iyo yung nanay ko. No? Pero hindi niya ano eh, woman ang tawag niya. Na isipin niyo yun, no? Alis na si Jesus yung mga disipulo, iniwan siya lahat yun. So, ito lang takbuhan na yun, no? Pero yung anak na yung isang disipulo niya, patago-tago rin, pero doon kasama ng nanay, sabi niya gano'n, dyan, alagaan mo yung nanay ko. Kapili mo ba naman yung nanay mo, no? So, hindi naman yan ang topic natin, pero sabi niya, sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. So, ito po yung message ni Mama Mary sa buong mundo. Gawin niyo ang mga sinabi ni Jesus. At sabi ni Jesus, you must be born again. So, alam na po natin ang kwento. Doon naman may anim na tapayan. Ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. So, sabi natin, kapatid na tayo, kung mga tapayan na ito ay tubig naman ito eh, na naging alak, sabihin natin, tasteless, kumbaga, colorless. Pero, ngayon, at doon sa mga tao kung hindi nakakaalam ng kwentong ito, na nag-research po sila ng mga yung gumagawa ng alak. Yung ngayon, gumagawa ng alak. Ngayon, pinag-unawa nila, kumbaga, basahin nyo nga po, sabi ko, ganun, binasa ng gumagawa ng alak, yung mga eksperto, mga professional na tagagawa ng alak. Ngayon, binasa na yung kwento na hanggang doon sa dulo, sabi niya gano'n, nilabas niyo yung pinakamasarap. Samantalang sa iba, uunahin ilabas yung masarap, hanggang kaya pa nilang malasahan. Pagka bandang uling lasing na sila, magdungan ng quality. Ngayon, pinaintindi ng mga tao doon sa mga eksperto sa alak, ano masasabi niyo? Gano'ng taas ang quality ng alak na ito? Alam niyo, sinabi nila, ito ang himala na yung mga pagpapala sa atin ay pwedeng pabilisin ng Diyos. Ano yun? Sabi niya gano'n, pinag-aralan po nila na yung mga tapayan na yun, in order na maging masarap sa lasa ng mga tanggero. Tanggero ba ang tao doon? Sa Quezon kasi, ginagano'n yung lampanok, di ba? Yung din mga babae, ginagano'n. Na nasabi nila, itong mga taong ito, tinignan, pinag-aralan nila ang background, itong mga taong ito ay sanay na sanay sa alak. Alin, yung mga critics. At sabi nila, tingnan niyo po kung gano'ng kalaking blessing, gano'ng kalaking, the great yung blessing na ibinigay. Ang sabi po ng mga eksperto, around yung fermentation process. No? Yung para sumarap kasi yung alak, kailangan matagal. Na nakastock. The more na tumatagal, the more na sumasarap.
Ngayon, ang sabi po nila, itong alak na ito na pinatikil, pinag-aralan nila, nasa 50 years ang inabante ng Diyos para maging ganong kasarap. 50 years ang himala na ginawa ni Jesus para sumarap ng ganon. Sabi ko sa katabi mo, sasarap ang buhay natin. Sarap ang buhay natin. Wait lang. Kaya alam niyo ba sa bawat aspeto o lugar ng buhay natin, kailangan lang natin sa Jesus eh, kasi siya yung magpapasarap. Hindi mo sa katabi, bukas, mananalo na ako ng loto. Kahit hindi ako tumakay. Eh, ito kung sinasabi niya na kaya niyang i-advance yung miracle. Bakit kasi kailangan? Kailangan. Meron po yung tinatawag na crisis sa buhay na bakit dumarating yung ganitong kakulangan? Bakit dumarating yung ganitong problema? Bakit dumarating yung pangangailangan? Alam niyo mga kapatid, ako po ay nagkaroon po ng relo. Nung camping, noong unang panahon kasama ko si Maribel at saka si doon sa Laguna. No? Nung andun tayo sa Laguna, hindi ko alam kung matandaan yung tayo-tayo lang na nag-camping. Ngayon, pagbalik namin dito sa Manila, sabi ko, gusto kong bumili ng relo kasi wala akong relo. Alam niyo po, may ugali mo kasi na pag nagustuhan ko lang yung isang bagay, hindi na ako tumitingin. Hindi katulad nyo, gaganda na nga ng cellphone nyo, ang tingin pa rin kayo ng tingin sa SM ng bagong cellphone, kapibili nyo nga lang eh. No, hindi na ako kontento. Eh ko, pagka nakita ko na yung gusto kong bagay, hindi na ako magkakaroon. Alam niyo po, yung relo yun, na hindi ko ako nagkakamali, umabot po ng 3 or 4 years. Nasira na lang, kaya nagpalit na ako. Pero hanggang gumagana siya, maandar siya, hindi ako nagharap. No? Sabi mo sa katabi mo, dapat magusta mo yung papakasawa mo. Sabi mo, try mo lang i-consider ako. Okay. Eh, bakit ka naghahanap ng ano, nung nasira na yung relo ko, doon lang ulit ako pumili. Naghanap ako ng iba. Bakit? Eh, kailangan ko na yun. May mga bagay ko na dumarating na bakit yung walang ganito, walang ganyan. May problema ganyan, may crisis na ganyan. Mga kapatid, ang crisis po ay inaalaw ng Diyos para bumili ka na. Maghanap ka na. Ngayon, hindi ko po sinasabi sa pag-aasawa kasi pagka nagkaroon ng crisis sa pag-aasawa, hindi mo pwedeng palitan yan. Then death do us, patayin mo muna. Then death do us part. Hindi yun. May crisis talaga sa pag-aasawa, no? Tumarating yan, pero kailangan makita yung strength doon. One time po, ang isang crisis dito, yung time na kasama ko na naman si Maribel at saka si Present, no? Ganda lang po kung Present, alam pa yung pagkabahan, nagpapatanggap kami ng tax, pero hindi po kami, meron kami kinumuhang mga taga-ibang simbahan para magpatanggap ng tax. E di, batch by batch yan, doon tayo sa garahe ng Boni, no? Na overnight, tuwing overnight lang kami nagpapatanggap ng tax, no? Ngayon, dahil wala sa amin ang marunong magpatanggap ng tax, si Pastor Dari, tsaka ako, di kami marunong magpatanggap ng tax, eh, siyempre, alam namin yung halaga ng tax. Kumuha kami ng marunong magpatanggap ng tax. Ngayon, ito, first batch ay tumanggap ng tax. Ngayon, second batch, tumanggap din ng tax. Ibig sabihin, next na overnight. So, ang overnight po namin noon ay 9 to 5. Prayer lang, walang parlor games. Na sumama sa amin yung mga taga-ibang simbahan para makiki-overnight. Pero totoo kasi meron may mga gusto doon sa mga miyembro namin. Makaganda mga miyembro ng mga taga-rema. Tingin niniwala? Tingnan niyo kami niyo. Amen. Hindi marawi, oh. Hindi na hindi. Alam niyo ba, nung nag-camping-camping tayo, ilang beses na kinuhang, kasi noon, ganito po eh. Kasi dito ngayon, nung pagka nag-dinner date kayong partner, ano na lang yan eh, nung pagka
nagkakasiyali. Noon, yung mga may itsura kinumuha. Kaya pag di kami nuha, kasutsahan na lang. Nakukuha po yung mga ano, yung mga kasama natin noon. Ngayon po, so next, first watch, tumanggap ng tax. Nagtatangs kami noon, sabi nga ng mga tagaibang simbahan na, na sumasama sa amin sa tax, uuwi na daw. Sabi ko, ba't kayo uuwi, di pa tapos? Sabi hindi namin kaya rin ito. Sabi hindi pa kayo nagpe-pray doon sa church niyo? Oo, nagpe-pray kami, pero may palaro. Para daw di antokin eh. No, pero kasi sa amin, 9 p.m. tama? Hanggang 12. Hanggang alas 5 ng madaling araw, straight yan, thanks. Kung may break man, may konting sopas lang. Pero tuloy-tuloy yan na talagang pakibayan to. Na, na wala yung... Ngayon ang lang ng gabi ha. Kasi ngayon tayo, usually, sanay tayo sa oras na lang ang prayer eh. Ang maganda nga lang dito, everyday na. Noon, eh, kumbaga Friday lang, every Friday. Pero iba pa rin yung tibay nung 9 p.m. hanggang 9 to 5 na kayang mag-pray ng mga, kaya nga nagkaroon ng malaking church noon, di ba? Kasi buhoni pa lang yun, yung pinagalingan ng Rema. Kaya nagkaroon ng laki-laki church, kung sila ko ng miyembro nga, si Gob, at saka si Maribel. Ay, isang pangsang tao lang pala yan, saka si Almira. Ang tibay ng mga taga-Rema noon na talagang 9 to 5, na taga-Boni pala, ang tibay. 9 to 5, straight thumbs lang yan. Kaunti na lang ang makakagawa ngayon din yan kasi may inip na eh. So, edi overnight. Tanggap ng thumbs. Ngayon, yung mga kinukuha ko po para magpatanggap ng thumbs, may ganun, may bigay. Kaya iniisip ko, kukunin ko ba sila ngayon Friday kasi parang wala pang budget. Kasi kailangan kong bigyan ng ganun. No? Nakukuha niyo mga kapatid. Sa akin, hindi naman kailangan nun eh. Oh. Ngayon po, dumating ang time, nakaready na yung mga tao, nakanggap na ng tax, nalala ko si mamang Dehada. Nakita kami ng isang araw. No? 89. Malakas pa rin. Nakita niyo ba? Kasama namin si mamang, kilala niya po yun. Sabi niya, oh, tingnan mo, malakas pa po eh. Sabi niya ganun. Naalala ko sabi niya gano'n, sumama siya sa pagtanggap ng tax. Gabi yun, nandun siya sa lugar ng Boni, wala pa kasing Rema nun eh. Pero ang lahat ng mga taga-Rema, galing doon. Sabi niya, paano man tumanggap? Sabi ko, mamang madali lang. So nung gabi niya, tumanggap siya. Ngayon, yung susunod na batch, kinukontak ko. Yung, may mamayaran ka. Siyempre, kahit paano, bigyan mo naman ang suwelo. No, laki-laki yan mo naman, bless mo naman. Wala problema ro. Naghihintay na kaming lahat. Naka-ready na yung mga candidates para tumanggap ng tanks. Nakaupo na kaming lahat. Hindi dumating. Paano ka mag-overnight? Naghirap kayong mag-pray ng 9 to 5 nang hindi ka nagtatanks. Mauubos mo ang pag-pray. Lahat ang bansa, ubos yan. Diba? Tapos lahat ng mga politicians, sige, ubos yan. Lahat ng mga sabukero, mauubos yan. Bakit hindi ka nagtatanks eh, Tagalog lang. Kaya nag-isip-isip kami, na bakit, Lord, bakit naman ganito? Alam niyo, doon yung tampo. Lord, hindi naman, mga baby Christians pa kami talaga nun eh. Sabi namin na, Lord, bakit hindi tumating? Eh, gawain mo naman ito, ganito, ganyan. Bakit ganun, Lord? Parang kumaga nag-stop. Wala lang, ayaw na lang ako patanggap ng tanks na parang kasi, kukunin ko, wala akong kilala. Paano kaya ito? Yan ang crisis. Bakit? Wala eh. Wala kang pera, crisis yan. Wala kang kalusugan, crisis yan. Wala ka ng material na pangangailangan, crisis yan, nasa crisis ka. Pero tulad ng sinabi ko sa inyo, si Jesus, hinarapan ng crisis. Ito ang problema namin ngayon, sabi ng nanay ni Jesus. Kailangan na alam. Crisis yan. Ngayon, ang isang reason, bakit sinabi ni Jesus, bakit mo ako pinapangunahan? Kasi alam na ni Jesus ang kailangan bago mo pa sabihin. Ngayon po, may crisis ngayon ang pagpapatanggap ng tanks. Ulitin ko po sa inyo, inaalaw ng Diyos itong mga crisis na to para maghanap ka na ng solusyon. Bakit kasi hindi na yung, yan yung best way. Ina-upgrade ka na ng Diyos.
Huwag niyo kapatid, di ka ba napapagod, di kaya'y nagsasawa. Alam niyo, yung crisis na yun, yun ang nagtulak sa amin para mag-pray na paano mong patanggap ng lakas. Kasi hindi pala kalooban ng Diyos na habang buhay kang kumukuha ng tagalabas, taga-ibang simbahan para magpatanggap ng tax. Yung mga anak mo ay kailangan ikaw magpakain. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya pagka may mga dumating na problema sa atin, huwag ka agad yung kung tatapang ko sa Diyos, Lord, bakit ganito? Walang mamasay, walang ganyan. Tinutuwan na lang Diyos na mag-level up. Na huwag kang titira doon sa nakaasa ka sa tao. Nakuha niyo mga kapatid. Hello? Bisa nga, magkakailangan mo lang ganito, kailangan mo lang ganyan, eh, paano ba yan? Nagpupuhay-usap kami, sasabihin namin, o ano gagawin natin, kailangan nyo ganito, eh, andyan ang hiyaw. Pwede naman ako mag-open sa'yo, di ba? So, nasa sa inyo naman nyo, kung nandun yung leaning ni Lord. Ngayon, ito po, nagsimula kami mag-isip na mag-pray na, Lord, paano nga mag-pray? Paano nga ba? Hindi kami marunong. Itutulang ka ng crisis doon sa magsa-search ka kay Lord. Lord, lagi kami kinakapos. Ano bang gagawin ko? Itutulang ka ng pangangailangan na maghanap ng katukunan. Nakukuha niyo ba? Pinipersecute ako ng nanay tatay ko. Ano bang ganun? Itutulang ka ng crisis para masolusyon. Ano ba? Ano ba dapat? Kailangan ko naging sila. Kailangan ko naging sila. Eh, ibang istorya na naman ito. Kailangan po natin na maglagay tayo ng time limit para po po naging yung pamilya natin. Hello? Hindi po rin. Alam niyo po yung sinasabi po ng ibang mga tao. Dapat hindi yung time limit, yung faith yun, hope yun. Kasi kapag ka tinanong ka, okay na naman yung pamilya mo, ngayon na. Yun ang faith. Sabi kasi nga, dito sa Bible, now faith is the evidence of things now. Kailan ka gagaling? Eh, gagaling din ako. Hindi faith yun. Hindi ka gagaling rin. Bakit? Kasi hope yun. Ang hope kasi always sa future. Ang faith, ngayon na. Maliligtas ka, kailangan mo maligtas. So, maliligtas din ako. Yung kaligtasan mo na sa future. Hope yun. Hindi faith yun. Ang kaligtasan ay ngayon. Now, faith is. Now. Kailan kang gagaling? Ngayon na. Magaling na ako. Yun ang faith. Abahan niyo mga kapatid. Okay. Ngayon po, dahilan doon sa pangangailangan na yun, yung crisis na yun, na sino ba patanggap ng tax? Nagtampo talaga ako, naglalo na doon sa tao na umuho siya eh. Umayag siya na napupunta siya at maganda naman ang record niya. Ayoko, natatandaan niyo yung tao yun. Umuho siya na nagbigay siya ng salita niya, na mapangawa ako na darating siya, alam hindi lumating. At yun na pala, yung nakaraan, yun na pala yung huling time na makikita ko siya sa buong buhay ko. Kahit iba tapos ang buhay ko. Di ko na siya nakita. Ano? Bakit kasi? Ngayon, minsan, mag-iisip ka. Lord, bakit mo naman pinabayaan mo kami? Lord, bakit naman pinaintulutan mo na mangyari ito? Bakit mo? Ako, ano? Pero hindi mo alam, tinutulak ka na ng Diyos. Yung crisis, sinaalaw ng Diyos na itulak ka para maghanap ka na ng solusyon. At nagpe-pray kami, no, nagpe-pray kami na, Lord, paano ba? Ang isa kong chronic seeker yung talaga, gusto tumanggap ng tongues, pero hindi makatanggap ng tongues. Yan tatay ko. Nagpa-pray siya sa mga matataas na pastor, malalaking pastor. Nagpa-pray siya sa mga matatagal na mga pastor, mga magagaling sa Bible na pastor. Hindi siya tumanggap. At tumating yung time, nagpa-pray nga kami na dahil nga doon sa crisis na yun, hindi kami silipot. Paano ngayon yung ibang miyembro ng mga buhay na kids? Sino tatanggap? Sino papatanggap sa kanila? Wala. Nangyari po, nagpa-pray po akong ganun. Nakapikit ako ganyan, nakita ko tatay ko doon sa imagination ko. Tatay ko kasi nakaputi ng, ano ba tatay ko, yung sandok. Kasi ganyan lagi style ng tatay ko eh.
At nakita ko po doon sa harapan ng altar namin, dahil may altar kami, altar po namin parang house lang dyan, gano'n, may lang isang Bible, wala pong image doon. Bible lang at saka yung parang oil. Nakita ko tatay ko, nakutas ang kamay na ganyan. At yung kamay ko, nakapagong dito. Sabi ko na, ano ba ito? Imagination ba ito? O ano na, nagkaganoon ako. Pero, seek and you will find, knock and it shall be open. Inaalis ka rin just sa sitwasyon na yun na nakaasa ka sa iba. So nakita kong ganun. Ang isa kong dealing ng Diyos, iba-iba tayo kasi ng dealing na nakapagganito. No? Halimbawa, sabihin natin, kapag ka tinawag ka na ang lira, yan. Sino tumatawag sa'yo ng ganyan? O kaya tinawag ka ng Almirez. Yan. O kaya tinawag ka ng Toklay. Yan. May tawag sa kanya ng bata at yung Toklay. No, kasi laging may suklay na hawak. No? Ha? Tapos yung makakapal yung ano, ngiting. Yung, basta, ganun yan eh. Toklay ang tawag na yan sa mauban eh. Nung hindi pa sila nakikita ng kanyang gloves. So, eh, si Toklay, sabi ka naman. Pero pagkatawag sa'yo, Almira Almirez. Babay. Ba, galit na yan. Tapos sinama pa yung middle name. Kompleto na. No, eh parang, ay Diyos ko. Parang, mabigat na yun. May ganyan dealing ang Diyos eh. Minsan pag kinatawag niya na mabigat, parang, ginanyan ka lang yan. Walang problema rin. Pero pagka tinawag ka na ng buong pangalan, ay, matakot ka na. Kanya-kanya dealing tayo. Ngayon, nung nakita ko po yung vision na yon o yung imagination na yon, hindi ka tulad ni Pedro, tatlong beses hindi nang ba yung kumot, di ba? Ako hindi na. Nag-iisip ako, yung narinig sabihin nyo, sana bumaba ako nito eh. Yung kung baga pagpigit ko, nakita ko nito eh. Kaso mga may dealing ng Diyos sa kanya-kanya sa atin na isang beses ka, makuha ka sa tingin ha? Na hindi na inulit. Ibig sabihin, alam ko na ang gagawin mo. Iba kasi naalala ko po yung isang pastor natin, nag-pray, tapos sabi sa kanya ng Diyos sa prayer room. Magpapastor ka, mag-worker ka. O sige, okay na, tapos na yung fasting niya. Kasi nag-fasting siya, maya-maya, after ilang araw nagbalik. Sabi ko, bakit ka bumabalik? Kinakausap ko, Diyos. Hindi ba kinakausap ka na ng Diyos? Sabi niya, baka magbago pa isip eh. Kasi nga, ayaw nga yung mag-worker. Okay po. So, hindi na umulit yung vision na yun, nandun na yung alaala na parang pang, o yan, pinakita ko na sa'yo, yung dapat mong gawin na hindi ka kasi ng solusyon kung paano magpatanggap ng task, pinakita ko na sa'yo ngayon, naghihintay na lang ako, sumunod ka. Ngayon, hindi pa ganun-ganun ako, natapos ako mag-pray, pag ganyan-ganyan, parang pang, ano ba gagawin ko rito? Ano ba gagawin ko rito? Lagi na ginawa ko, tinawag ko tatay ko. Nakita na nga sa iyo, nangahayop ka eh. Alam mo, nakakanto ko sa pinto eh. So, gawin mo na. So, alam mo, nangyari. Tinawag ko tatay ko, sabi ko, tay, gusto ko tumanggap ng tatay. Ay, oo, sabi niya ganun. Nakakatawa nga eh. Sabi ko, tay, halika. Anong gagawin natin? Itaas mo yung kamay mo. Tatay ko naman, bait eh. Kasi loko, di ako kilala ng tatay ko na marunong matanggap ng tax. Kasi di ako marunong matanggap ng tax. Pero alam niyo, ando lang yung willingness niya na kahit anak lang kita, kahit alam kong hindi ka nagpapatanggap ng tax, wala siyang alam niya. Alam niya, di ako marunong matanggap ng tax. Pero naniwala siya doon, sabi ko, tay, gusto mo tumanggap ng tax, halika. Tapos may kamay mo, yung tax siya lang, kaya ganyan. Sabi mo, sana lahat ng tatay, gano'n na mo. Tay, halika, bigyan mo ako ng pera. Si tatay ko, alam niyo po, sabi ko, paano kaya ito? Sumunod ka lang. Kasi right there and there, alam ko na kung ano sasabihin ko. Alam ko na. Pero nung tinawag ko tatay ko, di ko pa alam. Pero right there and there, alam ko na kung anong bubulong ko sa tatay ko. Nagbigay ako ng instruction at pinakikinggan ko na lang yung sarili ko kung paano magpatanggap ng tax. Alam niyo, walang limang minuto, tatay ko nagtatangs na. Nagulat din ako. Eh, nakita ng nanay ko. Eh, dalawa lang kami ng nanay ko nagtatangs. Nakita niya, sumusot. Sabi ko na, hindi ka. Nakadun siya sa likod ng tatay ko, baka matupin. Pero hindi naman na-strain. Sige, tatlo kami nagtatangs. Sige. Tangs. Tapos sasabihin ko, tay, gawin mo ganito, ganun. Lagyan mo lang ng relax.
Kasi minsan yung mga tao sa atin, matay may interpret yan. Nakapikin pa naman. Tapos pagsinta mo, ay, ito hindi, may pray ako. Oo nga, na-interpret yung tongues mo. Ay, tumagap siya ng tongues. Nung pagkatapos nito, gabi-gabi na sila nagtatongues. Pero nung pagkatapos ko, pagkatapos nito, gabi ng tongues, sabi ko, ganun pala. Hindi kailangan niya kumbaga. Yung meron kasi yung tinatawag na spiritual massage. Alam niyo yun? Spiritual massage. Yung ganito ko, yung kamay nilalagay. Pagpalain mo, bakit kailangan yung mamasad yung ulo? Bakit kailangan mong ginagano'n-gano'n? Para lumabas ng mukhang spiritual yung tao. Kailangan mong ginagano'n-gano'n na yung parang baba mo pa. Nagagaganyan ka. Alam niyo mga kapatid, nung araw na yun, tumagap ng tanks ko ng umaga, natatay ko ng tanks sa umaga. Ako din nagulat na, ganun pala. Eh, practice ng hapon, ng Sabado. Yan doon yung inaanak ko. Halit pa inaanak ko, siguro, hindi ako nagkakamit siguro mga 5 taon yun o ito, hindi ko matandaan. Nang sabi niya, nandun lang, hihintay ko yung music na dumating kasi ako yung band leader. Sabi ko na, inaanak, sabi ko, gusto mo tumagap ng tanks. Alam, may masamang plano si Kuya. Hindi magpa-practice sa inyo yung bata. Sabi niya, ano po yung tongues ninyo? Sabi ko, yung nagsasalita ka ng iba-iba way ka, ano po yun? Eh sabi ko, gusto mo ba hindi? Sabi niya, sige po Nino, balikan. Sabi ko, taas mo yung kamay mo. Pagkatapos sabi ko, sabihin mo, Panginoon, tinatanggap ko ang tongues, ganito, ganyan. Sige, sumunod ka sa akin ha. Sabi niya, ay teka Nino, pinatanggap ko muna kay Lord. 5 taon, no? 7. Alam niyo, nung sabi niya, ay, teka, Nino. Sabi ko, bakit? Nung nag-amen po tayo, nagulat ako, bata lang. Sabi niya sa akin, Nino, may umalis. Sabi ko, ano yung umalis? Basta pangit po, may umalis. Sabi ko, ganito pala. O sige, sabi ko gano'n, pasok niyo kami mo ganyan. Sumulod ka sa akin, ha? Alam niyo, pinatanggap ko ng tanks. Tumanggap yung bata, sabi ko, ganito pala. Si Dabi, bago niya harapin si Goliath, pinapraktisan muna niya yung leon. Bibigyan ka ng mga problema ng Diyos na akala mo, hindi ka favorite ni Lord, o masama lang ang loob sa iyo ng Panginoon, kaya binibigyan ka ng mga ganyang problema, hindi mo lang pinalalakas mo yung muscle. Kaya nga ito eh, mag-aaway din kayo. Pero mabati ba yan? Amin po ba? Hanggang sa mamaya, unbreakable na kayo. Hindi ko sabi niya, walang problema, walang bundok, walang inagpis, walang pagsubok, makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. But not next, sabi ko, pag-practice mo kaya ito. Bago mo ituro sa iba, ikaw muna. Magtuturo-turo ka ng pain. Tapos yung iba, ikaw muna. Pag-practice mo. Hanggang sa mamaya, ayun pala. Alam niyo, hindi na kami umasa sa iba sa pagpapatanggap ng tongues. Bakit? Ngayon, kung makita ko pa siya, nagpapatanggap ng tongues sa amin, na hindi sumipot, siguro may iya siya, maalala niya, pasensya na, may atraso ako sa iyo, kasi hindi ako sumipot, kung time na kailangan niyo ako, alam niyo, magpapatay niyo pa ako, maraming salamat, hindi ka sumipot. Bakit? Kasi kung sumipot ka, baka hindi kami tinuruan ng Diyos. Amen. Kaya ako naman yung crisis na dumarating, kung mag-iisip, hanapan mo ng solusyon. Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, tayo po ang mga matatagal na Kristiyano niya na may alam na natin itong ganito. Itong mga problema nito will only make you strong. Amen. Okay, bilang closing po, yung relo ko dito sa cellphone ay 10:37. Ang relo ko dito sa relo, ang orasan ko ay 3 a.m. Kailan mo po niyo dito? Nahuhuli. Kaya nakukuha niyo mga kapatid. Kaya dumadaan yung mga ganitong sitwasyon, tinutulak ka lang ng Diyos na maghanap. Ngayon, marami pa ako pwede ikwento na masasabi ko pagkatapos ito, mabuti nilang dumaan yung problema.
Kasi kung hindi, hindi kami natuto. Amen po. Hindi naman ang buhay eh. Yan, gusto niyo mag-mature? Mag-mature, sorry. Gusto niyo mag-mature? Mag-isama kayo. Maniwala kayo na yan, no? Talangin niyo yung mga may asawa. Tama, di ba? Noong una kasi pa, isi-isi ka lang eh. Pero pag nag-asawa ka na, magbabago ka lang. Babait ka. Tama ba, present? Magiging responsable ka. Ano na, pag nagkaroon na lang anak? Matututo ka, lalaki ang masin mo, lalo na kung anak mo si Ike. So, okay. So, yun. No? Nakuha rin daw niya yung gusto niya naputoy sa Baguio. Wow! Sa Baguio na siya tayo kasi kailangan nilang malamig. Hindi daw siya para sa mainit na mga lugar. No? Di ba yung mainit na yan? Sa pangmahirap lang yan. Bagat si Kuya si. Nakita ko dun dun yun. Kaya kailangan dun siya sa malamig. Nagpumira tayo sa freezer. Ayan. Ay, okay po. Kaya sabi niya sa akin yung gabi, Nino, punta ako Amerika. Sige, confess mo pa. Sama mo kaming lahat, ha? Ako kuha niyo, mga kapatid. Yung crisis ang magtutulak sa inyo, hanapin ang solusyon ng Diyos. Knock, and it shall be open. Bakit? Kasi sarado eh. Pero knock. Amen? Okay po. So bilang closing ngayon, nakausap na ba kayo ng mga pastor nyo regarding sa deployment nyo? Di ba? Di ba? Isang kayo madedeploy? Hindi. Kasi uwian na. Kakain na lang tayo ng isang pangkainan. Tapos sila deploy. Yung deployment nyo ba ay okay na? Sinabi na ba sa inyo kung saan kayo mapupunta? Kasi sasabay kayo doon sa ano, baka mamaya mamasyal pa kayo sa Manila, so. Dami-dami lang natin ito, sabi mo, tayo may kasi. Itong si Julie Bell, nagpunta lang, saan lang punta nun? Sa MOA? At ang alaman ako kay Jenny, ano, nag-serve mo siya, kailangan mo lang MOA. Binago ko tuloy yung pangalan niya, nickname na si Netflix, MOA. Hindi, alam niyo na yung deployment niyo o kailangan ba natin kayo susunod sa programa? Meron ba kayo? Ano ba? Wala? Okay, uuwi kayo nang babalik kayo na sa dati niyo. Pagdating niyo, babalik na naman kayo. Doon sa talaga deployment niyo. Teka mga pastor, sa inyo saan niyo nga ako? Paano ba yung mga deployment niyo? Okay na ba yung deployment ng mga workers niyo? Iba? Wala na ang ibang. Okay, may iwan na lang kayo rito. Kita tayo next year. Natulog ba kayo? Ah, hindi. O sige. Dahil mahaba pa ang time natin, ang alis natin dito ay usually 3 o'clock. 3 p.m. So may time pa tayo na recitation. Recitation. Okay, kasi parang yung friend ako. So, may time pa na hindi niyo ba nakita yung mga sayawan ng mga tao? Okay, okay yung iba eh. Titigas ng katawan. Ay, okay po. So, maraming thank you sa music. Maraming thank you sa Verdel, Riam, sa inyong mga pastor at sa inyong mga pumunta. Ngayon ito po, yung mayroong sponsor ko rito po, eh, gusto ko ulitin. Ulitin po ay si Debra. Pwede ba yung Riam? Ulitin pa sa akin. Magiging twice year na. Kasi ang training po natin, actually, 3 times. Pero nawalan nga tayo ng maseta. No? Na napaglulugaran. Eh ngayon, hindi ko alam eh. Ilan taon tayo, pero nakasurvive kayo sa isang CR?
Tapos natutulog doon sa ano, yung mga ito yung mga ano, mga model ng refugees. Yung nasunugan ng bahay sa kuweba. Ayun, nakahiga silang ganyan. Natututo ko ng panintero. Habang mga natulog kayo, ganyan, picture niyo mga mukha niyo habang ano, may nakalabas ang tila. O, wala ka sa tulog nakalabas ang tila. Tapos, kung, misa sabi ko, makiraan ha, kasi nakatingin sa akin. Sabi ko, makiraan. Nakatingin sa akin yun. Excuse me ha, sabi ko sa worker, siyempre, may niya, makiraan, nakatingin sa akin. Parang, bakit ako tinitingin, gusto mo yung pamo. Nung pala tulog. Ba't gano'n? Kasi malaki yung size ng mata, di kasi ako sa talong. Di talong ko. Na, alam niyo, masarap-sarap pa kayo pagkain dito. Tatandaan yung kwento ni, ano, ni, pangalan ito, ni Rodel. Sinasadya namin yung tapangan. Noon, doon, tapos may imbis pa. O, buti nga, di sinasama may imbis sa, ano. Eh, nakasurvive tayo. Pero, wala kong tatalo sa training natin. Pero, siguro, nagpas na tayo doon ngayon, no? Na, sabi nga nila, i-train naman natin sila doon sa maluwag, doon sa sariwang simoy na namin. Ano ba? Yung kumagay yung... Ha? Maraming? Maraming CR. Ano ba? Oh, may shower pa. Ano ba? Ano? Kanya-kanyang tuntos. Bakit naghihiraman pa kayo? Yung kumbaga naranasan po yung ganito na magtaging posible dahil sa may mga tumulong sa atin. Ayan. Kasi alam nyo, kakaiba po itong mga, yung mga ninunong nyo, mga bago lang kayo, dapil. Kasi tingnan nyo po ha, para magkasabay-sabay, tatlo ang maliligo sa siya ng sabay-sabay. Paano? Tapos, igib lang. Imagine nyo. Ito po ang nangyayari talaga na sabi ko, okay, kumbaga, kakaiba training, dapat i-adapt ito ng Philippine Army. Bakit? Habang may nagpupupo, may naliligo at may nagtutupra. Bakit? Alam nila eh. Bakit? Kilala nyo, di ba? Maniwala kayo. Pupupo. Eh, siyempre, tumatalam sa lamsikyan. Eh. Tapos, kulong pa. Paano, di ba pwedeng habang magsama kayo na may nagla-lunch din doon sa loob? Paano yung nagagawain yung kakaiba eh? Tapos, yung nagbibilang na pulis eh, di pa marunong magbilang. Oh, 1, 2, 8, 9! Pero, okay din eh na, buti nakakayanan niyo yung ganun na may nagpupupo habang may nagtuturbras. Tapos, habang may nagbubuhos. Ano kaya kung inubos na nung nagbubuhos yung tubig? Paano kayo? Pero ang galing nga eh. Galing na, pero kaya siguro ano na yung history na yun. Amen? History na yun, ganun na yun. Gusto ko ba na, kailan ko ba sila bumalik sa ganun? Sabi ni Ken dati, oh kami nga eh, wala kami mga cellphone noong unang panahon eh. Subukan natin yung pagkawa kay Patricia at saka kay Precious. Unfair naman, di ba? Yeah, kaya... may mga tao mo na concern sa inyo. Kaya na-upgrade, i-level up natin. So, I think magiging try sa iyo na ito. Ko naman ang may tutulong sa atin. Sino ba ulit tayo rito? Amen. Malamig dito, pero hindi ko lang alam sa sana. Pero pinag-iisipan kung saan gano'n sa'yo. No? Ay sige po, hindi pa tayo closing kasi mag-recitation pa kayo. Maligo kayo, ha? Yan, tinatawag ako si Pastor Polo. Ayan, gusto niya po bang umuwi? Darat lang na ako. Darat lang na naman. Ayan na deployment na po ulit ang
punta na ulit sa kanya-kanyang outreach. At yun, gagawin na natin ang assignment. Amen po ba? Amen. Ang sarap lang na meron ulit na opportunity para yung nakita natin ngayon na tinuturo sa atin ay magawa ulit natin. Amen. Yung pang nga bang nakikinig din nga ako sa mga nagtuturo, syempre, iniisip ko din yung mga nakaraan na nagawa ko ba, hindi ko ba nagawa. At ngayon, na tinuturo sa atin yung dapat natin talagang guro, pagka naman, yung kakika sa loob ng simbahan, alam, membro, ilan nilang yung nandirito. Pero ang ganda ngayon na tinuturo sa atin na huwag kang tumingin dun sa loob. Ang tingnan natin yung maraming tao sa labas na wala talagang misan na hindi ko rin naisip na dun misan na pupost ka lang sa Facebook ganyan, totoo ka pupost ka sa Facebook kasi ang dami ng ano. Pero mayroong mga iba't iba talaga ang pinagdaraanan. Pero ang iba, hirap namang mag-post. At kapag nakikita yung post mo, ikaw masayang-masaya ka, hindi ko alam yung iba pala. Ito pa rin nararamdaman. So, ano po, minsan nagre-reklamo ka pa pag hindi maganda yung kuha. Pero yun pala, buti nga meron kang merong hindi magandang kuha. Yung iba nga nag-i-struggle, wala akong makuhaan. At ngayon ko, salamat talaga dun sa ginamit ni Lord para mag-sponsor. Salamat na may mapagpala ka talaga lalo ng Panginoon. At yun po, yun, babaunin natin, dadalhin natin yan sa mga lugar na maaaring dati natin kinagalingan, maaaring yung iba bago ng lugar na pupuntahan mo. Pero alam ko, niniwala po ako, dala-dala natin ngayon yung init, dala-dala natin yung pang pangarap, yung desire sa puso natin na gawin yung best na magagawa pa natin. Amen po ba? Yung bang, Lord, yan, gagawin ko, kung dati, ito yung nagawa ko, mas dadagdagan ko pa, mas gagawin ko pa, mas bibigyan ko pa yung best na magagawa ko. At, kaya, maging sa ano po, yung ginawa ng Panginoon kagabi, napakaganda po yung ginawa ng Panginoon kagabi. Na yung kumbaga, eto na nga tayo sa vision na binigay ng Panginoon na malaki yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon. At sa laki ng pinagagawa na yun ng Panginoon ay kumikilos ang Lord para ba ano tayo, maihanda tayo doon. Kasi laki ng vision, laki ng pangarap na ibinigay ng Panginoon. Pero may mga bagay na kailangang ayusin. At alam niyo po, kagabi lang ay kumilos ang Panginoon. Gumawa siya ng paraan para ma-ready tayo na ma-equip. Kaya, yun, napakabuti ng Panginoon dahil hindi kanya pababayaan. Kapag meron siyang ipinagagawa, sasamahan ka niya. Pag meron siyang ipinagagawa, i-equip ka niya. Kaya, hindi nakakatakot ang sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Hindi nakakatakot ang sumunod sa Panginoon kasi nga, sabi nga, doon sa pinagagawa ng Panginoon, scripted na eh. Alam na kung anong magiging resulta. Ang kailangan lang natin gawin ay
gawin yung role natin. Gampanan yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon. At yun, kasama natin ang William ngayon. Hindi ko rin akalain na tatagal ng isang dekada na, na parang dati laro-laro lang ba ba? Para bang masabi ka suntok sa buwan, hindi alam kung paano ang gagawin. Pero ang daway po ay patuloy na nagtuturo ang Panginoon. At hindi siya pumapalya na gumawa ng mga himala. E pare-pareho lang naman po. Kumbaga sa ministry na mayroon tayo, sa ministry na ipinagkakatiwala ng Panginoon. Kapag nandun yung pagsunod natin, makikita na lang natin na may mga reklamo tayo na bakit natin dinadaanan yung ganito, yung ganyan, yung iba yung na-experience, yung mga pagsubok. Pero yun pala, inaalaw ng Diyos yung mga bagay na yun para matutunan mo. Para kapag doon sa next level na inihanda ng Lord sa'yo, na pupuntahan mo, ay ready ka na. Minsan may masyadong napapabilis, minsan may mabagay, pero hindi talaga tayo dapat po na manungkot doon sa mga bagay na yun dahil inaalaw ng Diyos para maihanda po tayo. Kaya sa bawat isa po na dirito sa dirito ngayon, congratulations po. Congratulations po sa bawat sa atin. Dahil sabi ko sa Psalms 103 verse 2, sabi niya, let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. Marami po tayong alam, mga dinaanan, marami tayong mga sa paglilingkod, marami kang nararanasan. Pero isang bagay, huwag mong kakalimutan yung magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa'yo. Na ngayon, panibagong simula. Maaaring dun sa previous na pinanggalingan mo, ang daming mga struggle, maaaring nag-fail, natigo ka, sumablay ka. Pero huwag yun ang manabili sa kaisipan mo. Kundi yung magagandang bagay na ginawa ng Panginoon. At maganda pang plano niya sa buhay mo, sa paglilingkod mo sa Panginoon. Naming pwedeng, sabi nga, depende sa pagpili mo eh. At nawa po, ang piliin natin ay yung magandang kaisipan na ang Diyos ay mabuti sa atin. Amen. Ang Diyos ay mabuti sa atin. Yun, dati, dirayin mo. Talagang Diyos po ay may magandang ipin-repair sa bawat isa sa atin. Hindi forever na kagaya na nasa Maseda. Hindi forever na magtitiis ka. Hindi forever na mag-iigil. Hindi forever na sabay-sabay maliligo na sa isang bulog na siyad. Hindi forever na magtitiis na matutulog. Eh, napakahirap matulog ng ganun. Paahan. Walang galawan. Eh, makita po natin, no, ngayon, nandirito tayo. Isang katibayan na ang Diyos ay nakatuon, nakamasid sa kanyang mga lingkod. Hindi niya papabayaan na kumbaga hanggang dulo, gano'n na doon ko sa pagtitiis.
Darating ang panahon, darating ang pagkakataon, ipopromote ka ng Panginoon. Kailangan lang talaga, syempre, may requirement siya, kailangan faithful ka. Hindi pwede yung mangiiwan ka. At saka, ang hirap kapag ka humiwalay ka sa kalooban ng Diyos, ikaw din yung lugi. Ikaw din yung mawawalan. Ang katagumpayan ay kung kasama mo ang Panginoon. Amen. Kapag kasama mo ang Panginoon. At, yan po, sa mga namin, siguro sa halo-halo na ito, siguro yung mga kakaasalin na, yung mga wala pa, eh, hintayin nyo lang, dahil darating yung para sa inyo. Amen. Amen mo ba? Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Amen. Amen mo ba? Amen. Naalala ko yung pinakwento nung aking nung misis ko na lamang. Halika nga daw mo na. Anong sabi sa'yo ni Pastor Boy? Nandikadali at sabi ni Pastor Boy, kahit ba umahaba eh. Kaya ayaw pa naman nilang umuwi. Anong sabi sa'yo ni Pastor Boy? Ano kung ako'y dalaga, kaya't lang kaya't. Itim, kulot na kulot. Parang magkakulot ko lang magkakagusto sa akin. Sabi ko gano'n. Pero sabi ni Pastor Boy, huwag kang mag-alala ang mira. Ang lahat ng tao ay may tinadag Diyos. Maghintay ka lamang. At yung panalangin mo, huwag mapunta sa iba. Hindi yung aking panalangin. Kaya salamat sa Diyos at matupad ang aking kailangan. Praise the Lord. Ayun. Yun lang pala kailangan, Pastor. Amen. Kaya ayun po, yun yung ano, kaya sabi niya, kaya ano, ipag-pray nyo din na huwag maligaw. Amen. Pero ang papasalamat, nag-pray siya na huwag maligaw. Amen po ba? Hindi, muntik nang maligaw, pero salamat din, may protection ng prayer. Amen. Kaya niyo po, hindi ko naman masabing, talagang lumuhod ako sa Lord at nag-pray ako na, Lord, bigyan mo ko ng ganito, ganyan. Pero yung desire ng heart ko, kasi bata pa rin ako noon, nung kasama-sama lang ako ng nanay ko sa simbahan, ang desire ng puso ko noon, ang desire ko ay, sabi ko, Lord, kung magkakaasawa ako, ang gusto ko yung makakatuwa ko sa ministry. Hindi ko naman kung pinangarap na magpastor. Pero basta, doon sa heart ko, nasa sa heart ko, Lord, ang gusto kong mag-iasawa ko, makakatuwang ko, makasama ko nga, ay yung makakatuwang ko sa ministry. Siguro, dahil nakakita ko ng mga lingkod ng Diyos nung bata pa ako, na nung una, makikita ko, wow, anointed, talagang ang galing. Pastor na anointed. Pero dumating yung time na hindi na pastor. Tapos, wala na sa gawain. E bakit? Ang isang dahilan ay asawa. Dahilan yung asawa. Kaya, siguro, dahil doon sa mga ganong nakita ko, dahil kung nakita mga anointed, mga limod ng Diyos, ang sisipat, ang galing. Pero, hindi tumatagal sa ministry. Nawawala. Kaya siguro pumasok sa isip ko yung Lord, kapag ka ako nag-asawa, gusto ko ibigay mo sa akin yung makakatawa mo sa ministry. Parang hindi pa naman ako, bata pa ako nun eh. Pero basta, ayaw ko nung dumating yung time, yung kasama ko, kakontrahan ko. Hindi, ayoko. Ayaw ko nung lagi ako may kaaway. Ayaw ko nung lagi kong kakontra at purihin ng Diyos siya binigay sa akin ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya ano niyo po, delight yourself in to the Lord and He will give you the desire of your heart. Kaya ano, mag-delight tayo ay sa Panginoon. Amen. Sa Lord tayo. Kasi kapag sa Lord tayo, ang Lord ang magbibigay ng desire ng puso mo. Imagine, kapag
yung desire ng puso mo na binigay ng Panginoon ay talaga palakpakan ng amen. Maganda. Eh, pero pagka nakuha mo yung hindi mo gusto, ipag-biruin mo. Pag hindi mo gusto yung nakuha mo, tapos ang tagal mo kasama. Pag inisan mo yun, ang tagal mo kasama. Eh, kaya dapat ang makukuha mo, yung design ng puso mo. Amen. Yung galing sa Panginoon. Amen. Kaya, ayun. Salamat po pa at naway. Kahit paano. Ayun, makapagbigay sa atin ng encouragement na nakikita kasi ng Lord yung ano mo, yung pangailangan mo. At yun, hindi naman papabayaan ng Panginoon na bigin, makatarungan na kasi hindi siya papayag na ikaw ang galing, ginagawa mo yung best mo, tapos siya hindi niya gagawin yung best niya sa'yo. Hindi papayag ang Panginoon. Hindi papayag ang Diyos na mas mapagbigay ka kaysa sa Kanya. Amen. Mas mapagbigay ang Panginoon kaysa sa atin. Kung may ginagawa tayo para sa Panginoon, may higit na gagawin ng Panginoon para sa atin. Amen. Kaya huwag kang mapapagod, huwag kang malulungkot na para bang lugi ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi ka malulugi sa Panginoon. Inasabi ko sa iyo, hindi ka malulugi sa investment mo sa Panginoon. Lagi kang panalo sa investment mo sa Panginoon. Nung mga nakaraangan nga, tinitingnan ko yung sarili ko, Lord. Para bang masasabi ko na lang na kagaya ng kanta na nasan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Titingnan mo yung nakaraan mo. Matitingnan mo yung buhay mo. At masasabi mo na, oh, thank you, Lord. Dahil nasa sayo ako, nag-ibig ako ngayon. Eh, paano kaya, Jesus, kung wala ka? Eh, maaaring, nasaan na ako? Nasaan ka na? Pero, napakabuti kapag nasa Panginoon ka. Dahil may maganda, inihanda ang Panginoon para sa'yo. Amen? Sa akin na ako, maraming mga sa'yo. Pastor Marlon, tinatawagan ka rin ko dito. Ready na po bago po tayo mag-lunch. Okay po. Ready na po natin. So yun, glory to God, kinabahan na ako. Kinabahan si Pastor. And so glory to God po, natapos po yung training natin. Napakaganda po, alam niyo po, every year, may training 3 times a year po yun. Yung training, lagi po ako sa training. At kagabi, sa kapagit nga po ng Pastor Bulo, may napakagandang ginawa ang Diyos. Kanina umaga, na-bless ako kasi naalala ko yung nangyari kagabi. Na somehow, may niready tayo ng Diyos dun sa plano niya, amin po, dun sa pangarap ng Diyos para sa atin. Na parang bang may ginawa, may... yung training na doon, nasasabi ko na isa ito sa akin na, na may malaking ginawa ang Diyos personally sa akin sa grupo natin, amin po sa pamilya po natin, especially po sa ating pong mga leaders. Ayan, tunay nga po na yung ano po, yung hindi po kalugihan ang paglilingkod sa Panginoon namin po, hindi po logi. Napakasarap po. Although, ang dami po mga struggles, mga pressure sa buhay, pero salamat kasi yan yung mga pressures po na nade-develop ka para mas lalo mong lumapit sa Panginoon. At doon mo po mapapatunayan yung pag-ibig niya. Basahin ko po dito sa Romans chapter 8. Ito po yung sasapaborito po kung paborito ko po ano verse. Romans chapter 8 verse 36 hanggang 39 po. Sabi niya, ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay, mamamatay sa buong maghapon. Binibilang kami ng mga tupang papatayin. Sa verse 37, sabi niya, hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sabi niya, hindi, kayang-kaya natin ito. Parang sisilang, sinasabi niya, sisilang.
Sabi, sapagkat natitiyak ko ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na pinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen po. Yung pag-ibig na yan, alam niyo, sinabi ang taasan, kalaliman, kapangyarihan, kayaman, kahit kahirapan, kahit ima-pressure na yun, makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po. At alam niyo, ang isang himala dyan, buksan niyo yung sa Romans chapter 5, yung pag-ibig na yon ay binuhos ng Diyos sa ating mga puso. Yung pag-ibig na hindi makakapaghiwalay sa kahit anumang bagay na pinagdaanan sa ating buhay, yung pag-ibig ng Diyos na yun, yun din yung pag-ibig na binuhos niya sa atin at walang anumang bagay makakapaghiwalay. Amin mo? Kaya nga ano eh, pwede mag-away-away tayo kasi nangyari. Pwede magkaroon tayo ng mga tampuhan pero walang makakapaghiwalay. Magpabubuo pa rin tayo. Amin mo? Kasi magkakaiba tayo ng kulay, magkakaibang timpla ng kape. Pero pag pinaghalo mo yan, hindi mo pwedeng paghiwalay. Subukan nyo nga po paghiwalay yung kape. Yung mainit na tubig, yung asukal, saka yung kape. Subukan mo paghiwalay pag naghalo na yan. Imposible na eh. At pag pipilitin mo ihiwalay, wala na yung pure na asukal, wala na yung pure na kape. Kasi nga, pinagsama-sama tayo ng Diyos sa kanyang pag-ibig. At napaka-powerful niya. Amin po. Napaka-powerful niya. Sabi niya, kalaliman, kataasan, kahit anuman mo, maging mga demonyo, hindi niya tayo kayang paghiwalay. Eh, hindi niya kaya. Ngayon, kung yung pag-ibig na yan ang gagamitin natin sa kapwa natin, alam niyo, may nalang akong kwentong konti ano mo. May, nung katatapos ko ng high school, pupunta ako doon sa, natrabaho ako ng 6 months siguro nga 6 months, isang garments. Meron akong mas matanda sa akin, doon sa amin, sa probinsya, pag nagpapastol kami ng kalabaw, o baka, ganyan, meron akong pinsan sa mga pinsan, nakakatanda na bulit. Nilalagyan niya ng kuto ng kalabaw yung dulo. Tapos nagtrabaho na ako, nandun, nagkasama pa rin kami. At pati doon sa trabaho, binubuli niya ako, tinatakot niya ako. So, ano nangyari? Uwi ako ng probinsya. Then, umuwi na ako ng probinsya. Dumating yung time, nagsarado yung paprika. O, di, umuwi siya. Nangailangan siya ng mga gamit sa bahay. Kawayan, something na gano'n. Eh, ang problema, yung pangailangan niya nasa akin. Pero nung time na yung bulnagin na ako. So yung pangailangan niya ngayon, yun nasa amin. So, sabi ko, sige, bigay niyo, bigay. Alam niyo, nung time na yun, yung pag-ibig, kasi madaling magbigay sa, madaling magpatawad sa kaibigan mo, madaling, pero yung kaaway mo, mahirap, di ba? Para bang nung time na yun, parang naalala ko na para bang nasa akin yung martilyo ngayon na pwede kong ipuksan. Pero, sama, huwag mong gagawin. Kasi, nung time na bulnagin na ako, at yun yung start na natutunan kong sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 5, imigin mo, hindi yung kaaway mo. At nung ginawa ko na glory to God, alam mo, may something na nangyari sa akin. Nabuksan na yung pagpapala ng Diyos. Kasi sabi niya, kung ibigin mo, kung ang mahal mo lang, ang kaya mong mahalin, ano ba bang gantimpala? Saan niya po sa Matthew chapter 5, ano bang gantimpala? Kahit nagpe-praise the Lord, ano bang gantimpala na darating? At sabi parang na natamaan mo yung isang target na gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Sa simpleng bagay na yun, ikinting natutunan mo yun. At sa church, alam niyo sa church, ay naku, sa church, totoo yung sabi ni Pastor May, magpapadala siya ng mga taong magiging mga kaaway mo. May mga taong ayaw sa iyo, napakarami yan. Pwede mangyari yun. At doon mo mapra-practice yung love na yun. Kasi alam mo, sa totoo lang, sa church po natin, maraming umalis. Hindi dahil lang sa ayaw nila yung, hindi, dahil lang sa may amoy, may mga problema. Pero yung pala,
Iti-train tayo ng Diyos para yung love na to ay i-apply sa kanila. At i-bless ka ng Panginoon. Alam yung testimony po ako na isa po ang naranasan ko yan at glory to God, hindi ko masasabing pinabayaan ako ng Diyos, kundi pinagpapala ng Panginoon. Amen po. Amen. So, kalapitin mo nga yung katabi mo, I love you with the Lord. Nakalipayin sa Romans, sabi niya, mayroon kang utang. Sabi niya, huwag kayong magkaroon ng utang maliban sa ibigin ng kapatid mo. So, kalapitin mo ulit yung katabi mo, mayroon kang utang na lagi mong babayaran. Habang nabubuhay sa utang mo yan, yung mahalin siya. Amen po. Ayan. So, glory to God. Itong training na ito, napakaganda. Salamat kasi hindi na masyado may no, hindi na. Ito na, laki po. So, siguro mapupuno ito sa mga susunod na training po natin. So, glory to God. Sabihin po natin, praise the Lord. Praise the Lord. Salamat po sa nag-sponsor. Salamat po. Ano po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Hindi ko na alam kung sasabihin. Basta praise the Lord. Glory to God. So, laban yung talabot, the Lord. Amen. Pag-i-start po tayo na pumupulo ng pag-ibig. Napaka-powerful po yung pag-ibig na yan. Hindi ko, pag ano po, paulit-ulit ko po, pag may problema na po sa church, babalikan ko yung sermon na yan. Kung di ako nagkakamali, nasa umabot kami ng 4 months na nung malaki na yung problema sa church, kung di ako nagkakamali, 4 na buwan ko na tinuturo yan ng sermon. Naging sermon yan na. Hanggang sa, sige, paulit-ulit. Kapag may problema na, ulitin ko ulit yan. Memorize ko. Ulitin ko palit-palit yan. Mamaya, maayos na ulit. Amen. Kasi i-re-remind mo na. Pati yung sarili mo, i-re-remind mo na. Hindi ko naman sinasabing perfect na hindi. Ang love kasi nag-ugro. Lumalago. Amen po. And sa mamaya, yung kahoy mo, napaka gustong-gusto mo na siya. Love na love mo na siya. Amen. Amen. Hanggang sa mabaya, siya na rin nagagamitin ng Diyos na mahalin kayo. At alam niyo yung taong yun, yung sinasabi ko, yung pinsan ko. Pinsan ko yun eh. Pag nakakasalubo ko, rinig ko yan. Rinig. So, anong nangyari? Hindi na kami nag-aaway. Nakakabantin ko. Nakakabantin ko. At yun, isang application yun sa buhay natin na ang salita ng Diyos ay buhay. Magagamit natin yan sa every area ng buhay ko natin. Amen po. O, ulitin po natin, I love you with the love of the Lord. Kalabitin po natin. I love you with the love of the Lord. Napaka-power po niya. Last, si Jesus na makasalanan tayo, ibig niyo na tayo. So, walang dahilan na maging yung mga tao kumakayo sa'yo. Walang dahilan para ibigin mo pa rin sila. Alam niyo, ang sinabi ng Diyos na kaaway mo, ang Diablo, hindi yung katabi mo. Bakit? Anak ng Diyos yan, sabi mo. Ang Diablo, ang kaaway natin. Harapin mo siya na talagang lalabanan. Pero yung katabi natin, yung mga tao po na nakapaligid kahit ayaw nila sa atin, ang tungkulin natin, ang dapat ay gamitin natin ay mahalin pa rin natin sila. Gantihan mo ng mabuti, ang masama, at gawin mo ng mabuti, ipag-pray mo sila, i-bless sila. Alam nyo, hindi papalya yung verse na yun sa Matthew chapter 5. I-bless ka niya in many ways. Amen. 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 So, glory to God po. Glory to God po. Okay, ano po yung exchange scheme? Tayo. Pwede kayong bumili sa labas. May bilihan dyan. Ganito po. Yung something kasi nakakatawa yan eh. Yung exchange gift na kamukha nyo. Natuwa lang naman ito. Okay. Kahit napakitin lang naman yan, no? Ni Pastor Marlon yung love. Parang Valentine tuloy. Tapos yung sinabi ko ba sa iyo yun na yung pag-pray yung walang makuha ng iba? Kaya pala po sa iyo,
Yan, eh, oh, ikaw, Julie, pag-pray mo lang, tsaka, ano, first. Nating sa aking sinikol. Ay, okay po. So, pwede pa kayong bumili sa labas. May time pa ba tayo? Ano kasi, alas-alas pa kasi kalis dito. So, kakain pa tayo. Ano, ayan. Ngayon na ba yung stage gate na yan? Ngayon na, bago mag-lunch. Bago mag-lunch, paano sistema? So, bibigay ko na lang sa inyo. Pero, para maayos po tayong lahat, na maganda po na alis tayo rito na walang samahan ng loob. No? Hinihiling ko sana na si Rich mo na si Kati mag-uusap sa dali. Sabihin nila sa isa't isa, let's start a new... Mag-unplakan tayo. Gano'n ba katindi ang samahan ng loob na nila i-block? No, sabihin sa akin, sabihin mo gano'n na, bakit mo ka-block? Si Christel dapat mag-aminan kayo ni Sophie Daniel. Ay! Sorry! Ano ba ba? I-announce pa natin yung kay Ate Arlene. Haba ng hair ni Ate Arlene, oh, ng ano, Manila. I-announce pa natin. O masyado pang maaga? Masyado pang maaga? Ay, sige, maya-maya na lang ng konti. Ayan, ay, ano pa ba? Sino ba yung mga kailangan mag-uusap pa dito? Yung mag-unblockan? Sino ba? O, tapos na tayo. Kaya ano ko lang, para magkaroon ko ng closure yung mga ninyo. Pero pa rito magkakano? Ang hinihiling ko din na kung pwede sana mag-usap din si Lovely at si Mamaril. Doon sa pagdaling lang, no, na bago man lang tayo magpahalamanan, tapos magkaroon ng kalinawan, no, na yung itibigin, yung wala kasi closure eh. Sure, kaya parang hindi tuloy alam mo ano na ba? Hindi malinaw. Sino ba ba dyan sa likod pa? No, meron ba rin na... Si... JP at saka si Sheila. Mag-usap kayo sandali bago tayo kasi... Oo, oh, para hindi rin ako ginna ng ginna. Si... Sino? Risa. Si Risa at si Boy, pwede ba lang dinner date na sila? Hindi, ganito na lang para magkaroon ng kalinawan. Pwede ba mag-usap si Risa, si Boy, at si Eric Bongi? Para ano, yung kumbaga may ano lang, may closure. No? Ha? Si? O sige, Richmond, Kati, isama niyo si Jonas sa usapan niya. Ano, para wala tayong mga triangle square, pentagon, o hexagon. No? Una lang sa ano, kailangan kasi, hindi pwede kasi yung dalawang puso mo eh. Dapat isa lang. Yeah. Mga may nagmamay-ari ito sa isa. Kawawa naman, pastor, yung kawawa partner yung... nung isa. Ano yan? Ano yan? Kawawa ko yung kapartner ng isa. Isa lang para sa iyo. Oo oh, nga. Sige. Okay lang ba, Rich? Kung make up your mind. Kung sino ba yung mas matimbang? Wow! Oh, ha? O meron pa bago tayong ano? Durda!
Tess, sumama ka lang sa usapan ni Alex mo. Aba, bakit ang dami naman ata? Ano ba ang ginawa mo, Rich mo? Si Tess daw, isama dun sa ano. Kung gusto, isama niya lang si Happy para maparang isopa sa inyo. Ha? O, meron pa? Ano na? Mga na? Gusto mo tayo? Ha? Hindi ko marinig eh. Ah, si John, John, so lang tsaka si Brass, ay sige. Si Marian? Oh, kasi ngayon, John, ah, John, saan nasa ka, John, so? Huwag mo naman paghintayin ng matagal, kasi, oh, kasi, kasi the more na nagpipigil, lalo bumibigat eh. Amen. Oo. Oh. So, pwede mo mag-usap kayo ni Marian mamaya? At least maging honest lang kayo sa pakiramdam niyo sa isa't isa. Oh. Ano ba? Sing? Happy birthday, Edward. Yan, yan. Hindi pa sila ikakasal, ba't mo sinasabunutan na? Sasama raw si Reyes sa usapan niya rin siya. Ang pagkinawa mo. Ano lang po ito na masaya lang tayo. Pero ano po, kapag-usap si Bubuy, si Reyes, sasama niya sa ego. Yan. Alam niyo dito sa aka, may mga nabuking akong mga love life na nakatago eh. No? Diyan na ko sila ng mga, no? Mga bago. Nakita ko, yung iba kasi, pag di ko, may palaka, prinsipe itong kailangan na ikis. No? Ikaw ba, marami, kamusta love life mo? Yeah, pwede mo ituro yung may labs ka na ba rin? Wala. Wala rin ito, no? Hindi yung maten. Hindi na rin yung sundan mo ka lang. Kaya rin yung puntahan mo. Kaya nagkaroon naman sa inyo yun. No, ano pa? May pakapon pa kayo? Daisy po! Daisy! Daydre, tsaka Dilbert. Marvin, eh. Ano yun? Daisy! Si Marvin? Ano si Marvin? Marvin, nasa ka? Marvin the Martian. Hey, eh ganito, no? Nagagaling sa akin kasi yung girl kapag yung nakikailam ako. Siguro ayaw niya akong makialam. No? Tumiyot ka na lang kasi. Yun na lang. No? Si Marvin kasi, sa totoo lang, ito po ay broken hearted. Hindi alam ni Yoko, alam ni Kuya niya, na broken hearted dito kasi yung girl sa ibang doon sa Middle East ay siniba ng kamelyo. na yung gusto niya ron ay yun ay sabi siya na mismo nagsabi na tatya ka ng kamelyo. Kaya nagbago tuloy ng basta. Hindi ako na magbanggit sa part niya kasi nakalag tayo. Okay, so meron ba? Meron na? O, kanina ko na ibibigay itong microphone. Pwede ba mag-break sandali kahit 5 minutes? Ano ko? Tama na yung relo ko eh. 11:25 sa akin. Pwede ba kahit na 11:30 tayo? Yan. O, sige. So 5 minutes ano? Choklat? Yan, okay. So lahat ng mga binanggit ko na mag-usap na yun. Doon sa part na yun, ganyan. Pagka may umiyak ko rin, alam niyo na. Ayun, Rich Man, ito sa pinakamarami dito. Bakit ang dami naman? Let there be peace. Ayun, present. Parang successful po sa dati. Pati si Rhea na kasali. Eh, pwede ko. Alam niyo ba si Merlin, ano? Alam niyo ba yung love life ni Merlin? Oh.
Alam niyo, meron yan eh. Yung lalaki nilapitan ako, may pagtatapang po ako sa inyo. Oh, may gusto ka sa akin. Eh, yung, alam naman ang pamilya yan, alam naman doon. Ano ka rin Pastor Mambo niyo? Ha? Well, dapat alam ng Pastor, lumapit sa akin. Sabi niya gano'n, may pagtatapat po ako sa inyo. Sabi ko, ano rin ko? Ngayon, gusto ko ipaalam sa inyo yung mahal ko. Tapos na rin, sino ko kayo po? Hindi dapat alam ng Pastor niyo yun. No? Dapat sinabi ng Pastor niyo, huwag muna. Huwag. Ayan, okay po. So may papasahin po kung nasa na ngayon na mayroong ng text. Ito yung text na pagkasahin ko, no? At gusto yung mag-itip yung pangalan? Ito, Pastora, hindi ko po alam kung saan po ito sisimulan, pero sorry po kasi nagkaaminan po kami. Pero before po kami nagkaaminan, Pastora, magkausap lang po kami. Halos araw-araw. Halos araw-araw, wala ba music rin? Halos araw-araw po yun. Tapos dumating na nga po ang time na nagkaaminan po kami. Paulit-ulit yung aminan na rin. Tawagin niyo na lang po ako, Miss Capricorn. Tapos dumating po sa point na nagka-i-love-yuhan na rin kami. Tapos may time po noon na nahuli kami ni Sister. Advice po ni Sister, isumbong kay Pastora. Pero that time po, hindi po namin sinabi hanggang sa nagtuloy-tuloy ang aming... Eka muna. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na rin po, yun until now po. Kanina lang sinasabi ko. Pero simula po nung nahuli po kami, noon nag-stop na po kami mag-usap ng ganun po. Nag-start po ulit kami ng tsikahan, mga ganun po, tapos nahuli po ulit. Parang bumabalik po ang mga nakaraan. Dati po, hindi na po ganun kadalas na nagsasabihan kami ng I love you. Irog, sinta. Ganon po, pero hindi naman po kami gaano nag-uusap. Sa personal subject lang po kami nag-uusap. Nang mga ganon, tas Pastora, nahuli kami ni Pastor po. Pastora, sorry po, hindi ko po nasabi sa inyo noong time na nagtatanong ako na kumusta yung love life namin. Ay, ito, noong time na nagtatanong kayo ng kumusta yung love life namin. Ganon po, ang sabi ko po sa inyo, wala po me love life, pero that time po nag-uusap na po kami. Sorry po talaga, Pastor. Lubos na umaasa. Ano to? Ito po, sabi niya, ito yung nakakatuwa. Hanggang sa nahuli po kami ni Pastor Boy. Ayan, kapag ka na-expose na, ibig sabihin, stop na. Kakausapin ko kayong dalawa noon ngayon. Tingnan nyo na lang kung sino yung kausap ko. Ayan. Mahaba na, ma'am, hindi, maubos yung time namin eh. Pero gusto ko sana yung kwento ang love life ko. Pero maubos nga ang time, kaya hindi na. Ay, okay po, so 5 minutes, sandali lang, no? Bago tayo mag-lunch. Which one, punta ka na doon. Sige na, tuto-tuto. Kati doon. Let's go. Oh. Rhea. Oh, Jonah. Kaya pala nangihirapan kayong dalawa. Ito, sa pala sa music.